our beloved Boss Mike, Boss Mike Cervera. Good afternoon. Andito na. Dito na tayo. Usod. Dear colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. Oh, mahilig sila sa pangalan Ferdinand. Ito lang ah, napansin ko ah, dapat nag-i-English na lang. Kasi yun naman yung kanyang kinagisnan. Huwag nang piliting mag-Tagalog kung baluktot naman. Tandaan mo, marami namang makakaunawa dyan. Ang mga Pilipino, aral naman. Diba? So eto na, bibigay ko na. Pasok! My distinguished colleagues, I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Islang yan ha, islang. Sara, baka hindi mo maintindihan. Kasi islang. O sa bagay, si Digong, kita nyo naman, galit na galit sa islang yan. Ha? So mga kababayan, si Martin lumaki yan sa Tate, doon nag-aral at mga kababayan umuwi. So wag niyo nang sisihin kung ganyan siya. Sa mga salita niya, normal 'yan sa mga galing Tate, 'di ba? Oh, sige, ito na mga kababayan ha. Maraming salamat po sa mga shoutout ninyo, sa inyong suporta. Mahal na mahal ko po kayo. Apo, tuloy. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, but also the attacks on the institution we hold sacred. Correct. The House of Representatives. Yes, totoo yan. The heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, boom, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Yan! Mga kababayan, kita nyo naman. Ha? Tandaan nyo, alam nyo sa nangyaring yan. Kung magkaka-eleksyon ngayon, bukas, Martin Romualdez, Sara Duterte, eto mananalo. Maniwala kayo. Oo. Diba? Maniwala kayo, umangat ngayon ito. Tuloy. Hindi na to biro. Yun. Oo. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Correct. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats.
Correct. Alam nyo, kulang na lang sa kanya yung kumpas ng kamay. Oo, kasi ang pangit ng diretso lang. Pero malaman yung mga sinasabi niya. Oo, ha? Dapat eto, mga kababayan, maturuan Jojo Chavez. Turuan mo. Dapat may ganun. May mostra ng kamay. Paturo-turo. Ganun. Oo, makatap pa sa akin to. Pasok. The actions of the vice president will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. And this house will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Correct! Oh. Kailangan protektahan daw, baby. Tayong mga Pilipino, 100 million na tao, na sila ang nagre-representa, lagi kong sinasabi. Mga kababayan, parehas kami ng pananaw. Ang mga kongresista na yan, nandun si Sandro. Ito, oh, si Sandro. Oh. Oh, ito yung laging sinasabing kamukha ni Jake Cyrus at Charis Pimpenko. Pero puta, tandaan nyo, magiging presidente to. Ha? Oh. Diba? Tama naman. Sila ang nagre-representa sa inyong mga lugar kung saan man kayo naroroon. Ha? Pwera na lang sa mga nasa ibang bansa. Ha? Ay, sige. Tawagan mo mamaya to, putik. Oy, parang tuod nakadiretso. Oo, oh, nakabarong pa naman. Tapos hindi gumagalaw yung kamay, oh. Parang ano eh. Oh, sabihin mo, sabi ko. Oh. Okay, tawagan ko si Sandro. Sabihin ko, Sandro, mas magaling ka dyan. parang si Pangulong Bongbong. Parang si Pangulong Bongbong. At saka si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung gumaganon yung kamay, oh. Yung gumaganon, oh. Gumaganon, oh. Parang ako, oh. Sige, ito na. O, pasok. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. My focus has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple. Divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the Vice President and Department of Education. Sabi ko sa inyo, parehas kami ng pananaw nito. Oo, yung ginagawa daw ni Sarah, mga kababayan, ay diversion. Para naman iligaw yung mga taong mangmang. Na ano, mga kababayan, hindi mapag-usapan yung kanyang mga aligasyon. Yung mga aligasyon na pinupukol sa opisina ng OBP at sa DepEd nung panunungkulan ni Sara Duterte. Ha? Mga kababayan, huwag kayong maliligaw. Oo.
marami dyan ngayon ang liligaw, yung akala nyo maka pangulong bongbong, pero pakinggan nyo sinasabi, oh. Aloy. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. Very good. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Correct. Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Tama! Accountability is not optional. Correct. Transparency is not negotiable. Siyempre! Those entrusted with public... Bakit naman ininegotiate yun? Diba? Hello? Public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Indeed, hindi nga may paliwanag. Sakit na naman si Sarah dyan. Ito personal. Oh. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Hooray! Ah, mga kababayan, galing, no? Oh. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind everyone, the truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang-galang sa taong bayan ng ating pinaglilingkuran. Correct! Oo! Tulad na sinabi ko, binabastos tayong mga Pilipino ni Sara Duterte na anak ni Digunyo. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. Great. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. Nakikita niyo ba si Speaker? Tuloy-tuloy magsalita. Walang binabasa, walang kopyahan. Walang kodigo. Ha? Si Sarah mamaya ipapakita ko. Total layo. Ang layo ni Sarah dito. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives. Correct. And ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. Correct. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. Oy, yung mga troll armies daw! At saka yung mga bulag na mga tagasunod! Puta, nawala sila rito! Nawala rin sila rito! Ballpoint man, sama na natin. At yung pangit na nagpapanggap na Marcos. Putik na yan, oh. Binanatan din pati followers. Binanatan din yung mga trolls!
Oh, oy, Banat Bayo, kita nyo naman, oh. Pasok sa banga. Oh, sige, tuloy. We owe it to the Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Correct. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration. Kasama kami ron! O, press one. Sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong! Huwag naman si Martin lang, kasama tayo. Oo, di ba? Di ba? Oh, paano na yan, Sarah? Putik na yun, standing ovation! Ganon! Together, we will continue to advance the reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Yun! Ha? Malupit mga kababayan yung mga binitawang salita, oh. Ha? Oh, kita nyo? Ang layo kay Sarah. Nagtayuan sila, mga kababayan. Oo, nagtayuan. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Correct. Let us focus on what truly matters. Correct. Serving the people. Yun. And strengthening the institutions that uphold our democracy. Tama. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. Correct. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang sabay ng Pilipino! Wait. Pakinggan nyo naman si Sarah. Si Sarah naman, si Sarah. Wait, paano ba mag-ano salita si Sarah? Sarah! Magpakitang gilas ka, ha? Putik na yan. Huwag mo ko papahiya. Ay, hindi pala. Huwag mo namang ipahiya yung mga DDS dito, ha? Ah, sige. O, baka sabihin nila, hindi natin pinapakita si Sarah. Oh, Sarah, pasok. Ako daw ay krung-krung. Ay? Ako daw ay baliw. Okay. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Correct! Correct din naman si Sarah. Yan ang speech niya. Ako daw ay krong-krong. Ako daw ay baliw. Ako raw ay wala sa tamang pag-iisip. Tama rin siya! Palakpakan! Putik na yan, Sarah. Oh, sabihin nyo, wala siyang tama. Ayan ha, inaayunan ko na. Si Sarah may tama rin ha. Oh, kaya yung mga DDS dito, alam nyo na. Sa ngayon, kampe ko kay Sarah. Totoo lahat ang sinabi niya. Ulit, Sarah. Ako daw ay krung-krung. Ay? Ako daw ay baliw. Okay. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Putik na yung mga kapatid. Alip! Ang banat ni Sarah. Anak ng tinapa naman. Oo, ngayon alam niyo na. Baka pwede mag-like na kayo, ha? Si Ballpoint Man may pinaglalaban. Si Kulaong nagpapansin bumanat kay Bibi. Alam niyo naman yan, KSP. Si Mangusin, KSP yan. Oo, kaya nga nuisance. Nuisance candidate yan. Ayun, na-disqualified. Hindi nakatakbo. Agi na.
Nangi-scam na naman. Oh, di ba? Siya pa nga, siya pa. Ako daw ay krung-krung. Ay? Ako daw ay baliw. Okay. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Teka, baka mamaya naman eh magalit sila kasi pinull screen ko nung si Martin ang nagsasalita. So mga kababayan, pagbibigyan ko yung mga DDS dito ha. Pakinggan nyo, full screen to! Oh, para naman kay Sarah. Para wala masabi. O game, Sarah. Ako daw ay krung-krung. Ay? Ako daw ay baliw. Okay. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Oh, masaya na kayo mga DDS. Pinul screen ko na yan ha. Oh, para naman baka sabihin nyo may pinipili ako. Kasi si Martin kanina naka full screen siya. So mga kababayan, dyan nyo na makikita ang pagkakaiba. Pagsasalita, pag-iisip, at yung prinsipyong tinatalata. Nako mga kababayan, malayong malayo siya. Diba? Muli mga kababayan, opo hanggang dito na lang. Medyo bibitinin ko uli kayo. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta sa ating walang kakwenta-kwentang channel. Opo, ha? Tao sa pusong pasasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa channel na to. At sana'y huwag kayong magsasawa. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, Mike Cervera po, laging nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!